kapong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba pong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay ka ng Panginoon. Ang sino mang mananig sa akin ay mabuhay kailanman. Diba ko, Jesus Nazareno, awit at pag-uri, alay namin sa'yo, tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulunod. Danya, pinuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang iyong kapurihan, aming Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesus Kristo, itong nalang, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan sanlibutan.
Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw namang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw namang Hesukristo ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pagindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo, ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon, ipinaaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon.
bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Felipe, ako ang daan, katotohanan at buhay. Amay sa aking makatanaw. Alleluia. 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 Sumaiin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama, at ang Ama'y suma sa akin.
Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa magagawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo, magsiupo po ang lahat. Sa araw ito, special ito para sa ating mga deboto dahil unang Biyernes ng buwan, araw ng debosyon, araw ng ating pagluhog sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya ho, bagamat may init, no? Pero mas mainit ang ating pagmamahal sa poong Jesus Nazareno na kaya nating yumakap ng sakripisyo para sa Kanya. Maganda po sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang dalawang apostol ni Jesus, si San Felipe at Santiago. Parehong hindi ho nanatili sa isang lugar. Pero pinahayag nila ang mabuting balita ni Jesus. Kung paano nila narinig at nakita, ganoon din nila ipinahayag. Kaya maganda rin po sa atin bilang mga Kristiyano na ang debosyon din po sana natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ay huwag manatili din dito sa Quiapo. Kung paano ho ang mga alagad mula sa Jerusalem nagpahayag ng mabuting balita sa iba't ibang dako, sana din tayo mga deboto sa ating pakikipagtagpo kay Jesus dito sa Quiapo, ang ating pananampalataya, ang ating debosyon ay dalhin natin kung saan tayo pauwi mula sa Quiapo tungo sa pupuntahan natin. Kaya magandang imbitasyon sa atin at misyon sa atin bilang Kristiyano, kung paano natin nakikilala ang Diyos sa ating pakikinig sa Kanyang salita, sa ating paglapit sa Kanya, sa ating pakikipag-usap sa Kanya sa ating panalangin, dalhin po natin si Jesus kung saan tayo pupunta. Hindi ho tumitigil ang pagiging deboto kapag tapos na ho ang misa. Hindi ho tumitigil ang pagiging deboto kapag Sabado na. Ang ating pagiging deboto ni Jesus Nazareno ay araw-araw. Kahit saan tayo nagpupunta, kahit sino ang kasama natin, kahit sino ang kaharap natin, kung tayo ay patuloy na magpapahayag ng Kanyang salita, kung tayo ay patuloy na magsasabuhay at magpapatotoo sa ating pananampalataya kahit saan man tayo nagpupunta, hindi ho pwedeng Biyernes, deboto ka. Pagdating ng Lunes, hindi ko na alam. Deboto ka ulit, pag Biyernes ulit. Kristiyano ka ulit, pag Biyernes ulit. Kristiyano ka pag Biyernes, tas Linggo, magsisimba ka din. Doon yung switch mo na, ay, Kristiyano pala ako, sisimba ako. Ay, deboto ako, sisimba ako sa Quiapo. Biyernes pala ngayon. Pero pagdating ng Lunes, hindi ko na ho alam. Ang ating pananampalataya araw-araw. Kung paano si Felipe at si Santiago nakita at nakilala si Jesus, kung saan sila nagtungo at nagpunta para ipahayag ang mabuting balita na natili silang mga alagad ni Jesus. Kahit na may pag-uusig na kinaharap, nanatili pa rin silang tapat sa salita ng Diyos. Maganda rin po sa atin bilang mga Kristiyano at
magandang imbitasyon sa atin ang pagdiriwang natin ngayon. Na ang ating debosyon, ang ating pananampalataya sa Diyos, huwag sanang maiwan sa kiyapo. Huwag sanang maiwan sa loob ng simbahan. Pero yakapin natin ang misyon na ang narinig sa simbahan, ang ating pagninilay bilang pamayanan, ay baon-baon natin kung saan tayo nagtutungo. Hindi ba sa isang bata, no? Pag umuwi ang kanyang magulang galing sa ibang lugar, anong hinahanap niya? Pasalubong, no? Parang ikaw, pag may kaibigan ka na alam mong magbabakasyon, pag may perang konti, galing abroad, nagpalamig doon, kasi init na, ang una mo sinasabi, Mars, pasalubong ko, ha? Tapos ipapasalubong sa'yo, kitchen, no? Kasi yun ang pinakamura. Kung medyo nakapit, pag medyo may extra siya, rep magnet, no? Eh siguro marami ka ng rep magnet sa mga kumare mong binibigyan ka ng pasalubong. Pero sana tayo, mga deboto, ang pasalubong natin sa mga pupuntahan natin pagkatapos ng ating pagdiriwang ng misa, hindi ho kitchen, hindi ho pagkain, kundi salita ng Diyos ang pasalubong natin sa kanila. Salita ng Diyos ang ibinabahagi. Salita ng Diyos ang ibinibigay. At ang salita ng Diyos nagiging totoo sa atin kung sinasabuhay natin, hindi ba? Pwede nga, simba ka nga ng simba, chismosa ka pa rin. Parang hindi yata nagdudugtong yon, no? Simba ka nga ng simba, ang dami mo namang kachat. Babaero ka talaga. Sana yung ating debosyon, sana yung ating pananalangin at pagpakikinig sa salita ng Diyos, manalaytay din sa buhay natin at pagsasabuhay araw-araw. Hindi lang sa salita. Hindi lang sa suot. Hindi lang sa pinopost natin sa Facebook. Pwede nga ang profile mo, no? Puro Bible quotes. Pero makapag-comment ka naman, maanghang at masasakit na salita. Teka, parang hindi yata nag-uugnay yung pananampalataya sa pagsasabuhay. At ito yung magandang misyon natin bilang Kristiyano. Pwede nga naririnig natin, pinagdinilayan natin. Sa'yo, Father, nabasa ko na ho yung Bible, cover to cover, Father. Kahit ho yung blankong page po, tinignan ko din po, wala ho nakasulat, kaya nag-next page na po ako, Father. Pero hindi lang sana nabasa. Pagsikapan din natin na yung nabasa at narinig ay patuloy nating isabuhay. Yun po ang tawag na, tinatawag natin yung witnessing. Witnessing na tayo. At dito tayo inaanyayahan ng ating mga pagninilay, ng ating misyon. Maging witness, saksi ng kabutihan ng Diyos. Maging saksi ng mabuting balitang ating narinig. Kaya nga sabi ni Felipe sa Ebanghelyo, ipakita mo sa amin yung Ama. Ipakita mo po sa amin yung Ama. At kaya sabi ni Jesus, kung hindi ka pa naniniwala sa mga sinasabi ko, sana makita mo rin ito sa mga gawa ko. Hindi lang husalita ang ginawa ni Jesus. Sa kanyang pagmamalasakit, sa kanyang pagkalinga, hindi lang ho salita at pagpapahayag ang ginawa ni Jesus, kundi sa kanyang paglilingkod, nakita sa mukha ni Jesus ang larawan ng Ama. Sana sa atin din bilang Kristiyano, sa ating pagsasabuhay, sa ating pagbabago ng buhay, makita din sa atin ang mukha ni Jesus. Kasi aminin natin ngayon, sa social media ho, dami pong mga panghusga diyan.
Marami ho dyan, may masabi lang ho, may makoment lang ho. Kahit ho title lang ho ng caption, babasahin. Naku, may comment na siyang pagkahaba-haba. Sana sa ating bilang Kristiyano, lawakan natin yung ating pag-unawa sa kapwa natin. Lawakan natin yung ating pagmamalasakit sa kapwa natin. Lawakan natin yung pagmamahal natin. Dahil ito'y paanyaya sa atin ng salita ng Diyos. Paanyaya sa atin ni Jesus Nazareno na pinahayag ni Felipe at ni Santiago. Sana sa atin din bilang Kristiyano, makita at maisabuhay natin ito. Yung ating pananampalataya, kitang-kita sa buhay natin. Yung ating pagmamahal sa Diyos, kitang-kita sa ating pagmamalasakit at pagmamahal din sa kapwa natin. Yan po yung imbitasyon sa atin ng Panginoon ngayon. Sabihin na nating challenge ni Lord sa atin na huwag lang tayong tagapakinig ng salita ng Diyos, pero mula sa kiyapo, ipahayag natin ang mabuting balitang ating narinig sa ating pamumuhay at sa ating pagmamalasakit sa bawat isa. Yun ang pinakamagandang pasalubong natin sa ating uuwian. Bitbit natin ang mabuting balita, siyang bumabago at humuhubog sa puso natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo para sa mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ni na San Felipe at Santiago. Ating itulog, panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakakilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit naway, magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ama, inihahayag ng iyong Ama ang pag-ibig mo sa amin sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nangangalaga sa iyong kawan. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Unang mong bigay ang alak at tinapay, andog ng pagkabuhay.
di kita pohon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway, hindi makumbang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Unan mong bigay ang alak katinabay, handog ng akabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, at ipagkaloob mong ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minarapat at kinalulugdan mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kataasan. O sana sa kaitaasan. Inagpala ang napat sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kataasan. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipa sa tukso
at iadya mo kami. Salamat naman sa mga. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkakapit ako't winag. Di na mag-iisa mga ngamba manguli na kayo. Kailan pa man
sa inyong tapat at tunay kailanpaman. Huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwing na. Kahit anong dilim, anong lagim ang tatahakin, kayo'y aalagaan, kagabayan, kailanpaman. Man, di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailanpaman, huwag mabahala pagkat kapiling ako't minahal. Bansang aking sinugo, huwag masipayo at huwag susuko. Kayo'y pangungunahan, pagsasanggalang kailanpaman. Kailanpaman, di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailanpaman, huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Pagkat kapiling ako't wina. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na itinatutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang.
lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na papiling niya. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. At ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School ang paralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang second senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ASC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa sa dito, ang lahat ng mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang informasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School's Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pakikinabang, ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaisa ni na Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo, sa aming pagtingin sa iyong anak, upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sag-isag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal pa na kami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaranal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati